Yeah. Batis. Huwag suswimming ka dyan. Pwede, huwag suswimming. What's up, homies? Mag-isa muna tayo ngayon. Pero ayos lang. Enjoy din ang alone time. Ewan ko, baka loner lang talaga ako. Pero sa tingin ko, eto na rin ang perfect time para pag-usapan kung bakit ayos din mag-ride mag-isa. 5 reasons. Number 1, walang hintayan. Kasi syempre, pag may mga kasama ka, yung mga iba dyan mabibilis, may iiwan ka. May mga iba naman mababagal, may iiwan mo. So yung mga mabibilis, kailangan kang hintayin. Yung mga mababagal, kailangan mong hintayin. So pag mag-isa ka lang, ikaw lang ang kailangan mong hintayin. Ikaw lang, sa'yo lang kailangan magpahintay. You can ride at your own pace. Ika nga, no? So, pwedeng relax lang, takpong pogi, katulad nito. Ayan. Pwede rin takbong hataw, katulad nito. Ayan. Number 2, kung makakadiskarte ka sa bilis mo, makakadiskarte ka rin sa pupuntahan mo. No? So pagka mga group rides, nako, may pinag-usapan yan kung saan ang direksyon. Pero pag mag-isa ka lang, pwede siyempre maging spontaneous sa kalagitnaan ng ride mo. Ayaw mo na palang pumunta sa Jariel's Peak, halimbawa. Gusto mo, biglang Baguio na lang. Wala problema, wala na yung kukwestiyon sa'yo na, ha? Baguio? Kanina pinag-usapan, Jariel's Peak, ha? Wala akong pang Baguio. Ang lamig dun. Yung mga desisyon mo, mga bigla-biglaan na lang. At yung mga mas fun eh, di ba? Mga hindi pinaplano. Alam na natin yan. Number 3, yung mga iba kinakabahan na baka mas mamatay sila kapag mag-isa lang. Hindi ka mamamatay. Pwede pala, pwede. Pero hindi basta-basta. Kasi isipin mo, ang laki ng populasyon ng Pilipinas. Hindi naman to katulad ng mga Mongolia, ganyan, mga kalagitnaan ng Siberia, na walang katao-tao for thousands of miles. Eto, Pilipinas to. May bahay at bahay dyan. At mababait ang mga tao. Pwede kang magtanong, magpatulong, magpa-picture. Ganyan. Kung naplatang ka, meron at meron tutulong naman sa'yo. Pag ikaw eh naplataan or nawawala ng battery, maraming taong aalalay sa'yo. Number 4, pwede kang mag-emote. Siyempre makakapag-muni-muni ka. Wala kang kailangang isipin, wala kang kailangang kausapin, walang kumakausap sa'yo na nakaka-distract. Siyempre, dyan mo makukuha yung mga matitinding realizations mo sa buhay. At number 5, ang paborito ko, pwede mong indyanin ang sarili mo. Kapag may mga kasama ka, mahihiya kang hindi sumipot. Mahihiya kang mag-talk shit. Pero pag mag-isa ka lang, yan.
may naka-schedule na ride, bigla kang tinamad. Okay, di ba sabi po, matulog ka lang. Kaya, hindi ako nalulungkot na wala akong kasama. Dahil sa limang dahilan na yan. Sige, fine. Masaya may kasama. Makaka-build ng relationships. Build ng relationships. Makaka-build ng tropahan. Meron kang safety feature. Yung mga iba nagdadala pa ng, alam mo yun, yung utility box. Pwede kang makilagay ng gamit. Minsan, the best companion is yourself. Pero kung may mga tropa ka naman, tapos tanggap naman nila yung mga kaartehan mo, tsaka hindi naman sila mga nakakabwisit kasama, bakit hindi, di ba? So guys, stay safe, enjoy life, and kita-kits!